At ito mga katol, yung wala sa 18 o 20 volts na meron sa 12 volts. Ano? Medyo nagulat pa nga ako dito eh. Kasi pag tinanggal mo to, tapos, kita nyo yun. Kasi ang 12 volts mga katol, sobrang compact niya talaga. Na talagang... Ang video na to ay hatid sa inyo ng Powerhouse. Built tough. Sabi ng iba mga katol, kung bibili ka ng cordless, piliin mo na yung 18 o 20 volts. Kasi mas malakas yun. Pero yung mga nagsasabi ng mga katol, ni hindi pa nakakagamit ng mga 12 volts na cordless drill o cordless power tool, okay? Kaya naman sa video na ito mga katol, head-to-head natin tong bagong-bago wireless series na cordless drill na 12 volts at cordless drill na 20 volts ng Powerhouse. Head-to-head, marami tayong test na gagawin para malaman natin kung ano ba talaga pagkakaiba nilang dalawa from looks, functionality, etc. Let's go! Siyempre, simulan natin sa looks mga katol. I-unbox natin ito muna. Ito muna 12 volts, no? Ito yung bagong series nila na wireless. 12 volts, yeah! Siyempre, ang kauna-unahan, may kasama siyang dalawang batteries na 1.5 Ah or ampere hours. Yung Ah na yung mga katol, yun yung nagdedetermine kung gaano nga ba, kung gaano katagal maglalas yung battery natin kapag fully charged na. Mamaya itetest natin kung gaano maglalas tong battery na to at kung sinong mas mabilis maglobat versus dito sa ating 20 volts, ano? Magagawin tayong test. Next natin, syempre may kasama siyang charger at drill bit. Yun lang, yun lang yung kasama niya. Magaan! Sobrang magaan siya. Okay? Syempre manual. Next natin, i-unbox natin itong 20 volts. Tapos i-head to head natin yung itsura nila mamaya. Papakita ko sa inyo. Ito naman yung 20 volts natin na PH20B WL Pro Drill 13mm. Ito yung bagong design kasi meron silang existing na 20 volts na. Napansin ko, medyo bagong design nito. Bago din yung itsura ng kanilang battery. Ayan, ito siya. Isa lang yung battery niya, ano, na 20 volts. May kasama siyang charger at syempre, drill bit. Yun lang, yun lang. Ngayon, yung looks niya. First, head-to-head natin yung itsura nilang dalawa. No? Kung mapapansin niyo yung bago na cordless na 20 volts ng Powerhouse, almost kasing laki na lang siya ng 12 volts. Yan, no? Pero kung titimbay ko, medyo mas mabigat pa rin talaga itong 20 volts kesa sa 12 volts na sobrang gaan niya. That's why I love 12 volts. Tapos, ang kasama na battery niya is 1.5 Ah na dalawa dito sa 12 volts. Yan. Yan. At yan ang wala ng 20 volts natin dito, iisa lang siya. Pero itong 20 volts natin dito ay may 2.0 Ah. So ibig sabihin, mas matagal itong maglalas, hopefully. So itetest natin siya mamaya. Tandaan nyo mga katong, pag ibili kayo ng cordless, i-check nyo rin yung kasamang battery niya kung 2.0 Ah ba siya, kung 4.0. Kasi baka akala nyo kasi mura siya. Alam mo yun, mura. Pag nakita nyo cordless mura, yung pala ang baba ng Ah na battery niya. Kasi usually, mas mahal pa ang battery sa cord sa pinakang virtual, ano. So i-check nyo yung amp hours nung battery natin para malaman nyo kung napamura ba kayo o mapapamura talaga kayo. Alam mo yun. So ito 2.0, itong isa 1.5 Ah. Okay, tulad na sabi ko kanina, mag-perform tayo ng iba't ibang test para malaman natin kung ano bang mas bagay mong bilhin, 12 volts o 18 volts na cordless drill. So kaka-charge ko lang ng mga battery nito, tapos bumili ako ng bagong Craig na pocket hole screw. Kasi ito naman normally yung ginagamit ko, pinakamalaking drill bit, ano. Una nating i-test tong 20 volts natin. 13mm yung pinaka-max niya. Testingin muna natin tong ano, 20 volts ilang seconds ba bago niya mabutas tong 1.5 inch na akasya. Okay? Simula ako sa 5 seconds, buwasan ko na lang 5 seconds mamaya. Yan. Oops, yun. Mga 1 second lang. 1 second, nabutas na niya. Double check natin sa timeline kung ilang segundo talaga. Pero sa tingin ko dito, sa aking stopwatch, naka 1 second siya. Siguro may mga point something yon, makikita ko namaya pag-edit. Now, testing natin tong ating 12 volts. Okay, nakaset na sa drill. Okay. Yon. Siguro mga 1.5 siya, pero double check ko dito sa ano. Dito, ilalagay ko dito yung sa timeline. Mas makikita ko sa video editing na yun. Yun, parang, pero yung difference niya, parang almost the same lang din naman kung hindi mo siya uurasan. Parang, mas magaan lang talaga itong 12 volts natin. Next, try ko rin. Gusto ko rin mag-try ng, ano, ng mga 5mm na bakal. Ito. Kung ilang segundo mabubutasan nito. 12 volts muna tayo. Easy sa kanya yung, ano, ano, yung Akasha na 1.5 inch gamit yung ating pocket hole screw. Now, testing natin itong 5mm na drill bit ko. Bubutasan natin tong 5mm na flat bar.
Yun. 40 seconds. Bago na butas nung 20 volts natin, yung ating 5mm na bakal, 40 seconds. Now, testingin natin yung ating small battery ball na 12 volts. Para mas accurate, siguro dapat magkaibang drill bit na, no? Na fresh. Pero wala eh. Iisang drill bit ko na ganito. Okay. 12 volts naman tayo. Sabayin ko na. 42. 42 seconds. So obviously, mas mabilis na ng mga 2 seconds lang. Pero almost the same, no? Alam mo yun? Katulad lang halos. Ngayon, testingin natin kung gaano kabilis maglobo itong dalawang ito. Bali, re-recharge ko lang ulit ito ng fully charge. Tapos, proceed tayo sa next test natin. Okay, fully charge na ulit siya. O, ayan, no? So, tatanggalin ko na siya. Chinarge ko ulit siya ng full para, alam mo yun, fair ang laban. Ito munang 20 volts ang tetestingin natin. Kung gaano siya katagal maglobat at kung sino mas mabilis maglobat. Ang gagawin natin mga katol, uubusin natin yung battery nito. Tapos padamihan sila ng mabubutas na yan, nasa 9.5 mm na butas hanggang mag-run out yung battery natin. Ah, okay na. Let's go. Hindi kasali itong butas na to, ha. Game. Ah, nakangalay. My goodness, let's go. Mas mauuna pa yata akong malobat kaysa dito eh. Naubusan na ako ng speed size ba sa ibabaw, ano? Kaya nagbubutas na rin sa gilid. Nararamdaman ko medyo malolobat na siya. My God, una ako na lobat. Ako ang lobat kaysa ng battery. Ayun. Ayan. Ah. Ilan ito? Ilan na bibilangin natin? 1, 2, 3. 52. Okay. So, nasa 252 siya. Pagod. So, ngayon, magbubunta tayo sa 12 volts. Pero magpapahinga muna ako ng konti. Ako yung unang nalobat kaysa dito sa ating battery ng bagong wireless cordless drill ng powerhouse. 20 volts to. 250 holes. Simulan ulit natin ang kalbaryo ng pag-drill. Ibago ako ditong kahoy. Same wood to nung ginamit ko sa 20 volts. Bagong drill bit, syempre. Okay. Drill mode 2. Let's go, let's do this. Gaano kadami kayang butas ang magagamit ng ating, ang magagawa ng ating 12 volts. Let's go. Exciting to, nakakapagod lang. Ba, pwede? Nalaban? Halos wala pa ako sa kalahati nung kahoy natin. Compared doon sa 20 volts kanina. Pero parang hirap na hirap na yung ating 12 volts. Pero ang laki pa niyang battery, oh. Almost punong-puno pa siya. So, tuloy natin. Sagadin natin. Wala na. Lobat. Lobat na. Bilangin natin. Okay, so inabot lang na nasa 107 yung na-i-packet hole natin gamit yung same wood na ginamit natin nung tayo nag-drill ng 20 volts. Okay, and napakalaking difference ng battery, ano, kasi yung gamit natin 1.5 AH lang yung nandito sa ating 12 volts dun sa 20 volts natin, which is this 2.0 AH. Kaya again mga katol, mahalaga yung AH na yun. Baka isipin nyo nakamura kayo sa isang drill. For example, nabili nyo siya ng 1.5 lang yung compare dun sa isa na ba't ang mahal nung isa. Nagkakatalo yan mga katol sa AH ng battery. Kung makakabili kayo ng 4.0 AH, mas matagal yung buhay nyo. Ito, 2.0 yung kasama sa default package ng powerhouse, bagong cordless power tools sa 20 volts. Dito sa 12 volts, 1.5 AH lang. Ano? So, ayun. Yun yung difference. Kita nyo naman, no? Ngayong exhausted na yung mga batteries natin, itetest naman natin kung gaano sila katagal mag-fully charge. Kapag, alam mo yun, talagang totaling wasted na yung battery natin. So, ito yung ginamit natin kanina. Anong oras na? O, orasan ko siya. 12 noon. So, kain na. So, goods na goods. Habang nag-charge to, kakain muna ako.
Ayan siya. May kasama siyang charger ha, yung sa powerhouse. Tapos ito yung charger ng ating 12 volts. Ayan. Ako'y magbabalik. Ako lang ay i-eat. Let's go, rapper. Almost 1 hour na hindi pa rin siya fully charged. Abangan niyo yung isa pang mahalagang test na gagawin natin pag na-fully charged na to. No? So, for the meantime, ako'y magbabalik. Hihintayin ko lang to. A few moments later, parang ganun. Okay, so mga 2.5 hours na nakakalipas. Yan, puno na yung ating 18 volts. Yan, green na siya. Pero yung 12 volts natin, hindi pa siya puno. So, babalikan ko dito maya-maya lang. So yun, 3 hours na, no? Puno na siya na parehas. Pero itong ating 18 volts, mas nauna siyang fully charged. Mga 2.5 hours, puno na siya. Then itong ating 12 volts, 3 hours, puno na rin siya. May isa pa tayong test na gagawin. Ito. So isa sa mga common test, mga katol, sa woodworking is makapag-drive ng screw. So tetestingin natin kung maibubuga ba yung 12 volts natin sa 18 volts kung magdadrive tayo ng 50mm na 20 volts. Try natin dito. Game. Wow. 3 seconds. Maning-mani. Okay. What about 12 volts? Okay. Try natin. 3 seconds din eh. So, lumaban pagda-drive ng screw, mga katol, ang ating 12 volts laban sa 20 volts. Pwede. Okay, given. Mas malakas ang 20 volts, mas matagal siyang maglobat. Siyempre, depende pa rin siya sa battery, ano? Pero alam niyo ba kung anong wala ang 20 volts na meron ang 12 volts? Yun ay dahil sa mas magaan to, mas portable siya. In fact, mga katol, may napuntahan ako sa modular cabinet shop na lahat ng trabahador doon ayaw ng 20 volts kasi nga mabigat siya. Sa tagal nila maghapon sila nagdidrill ng screw, mas gusto nila yung mas magaan. Okay? Kaya naman ako nag-enjoy ka sa video na ito, mga katol. Nag-prepare ako ng dalawang videos dito na sigurado ako na mas mag-enjoy ka. Kaya naman till next week. Bye-bye! Let's go!